ni Shakhriyar Mabedyarov. Ito po ay day 2 ng semifinal rounds sa ginaganap na UN Chess Classics 2021. So dito sa labang ito, kung sino man ang mananalo, siya na ang tutungtong sa final rounds. Okay? Dito si Mabedyarov ay puti at si Hikaru Nakamura ay maglalaro ng black. Mabedyarov opens up with knight f3, d5, g3. And here comes the knight, goes to f6. Bishop goes to g2. Jetty bishop, preparing to castle. And here comes the pawn move to e6. So ito po ang tinatawag na King's Indian attack. Castling king side by Mabedyarov. Bishop goes to e7, preparing to castle. d3, castling king side by Hikaru. And knight goes to d2. Knight goes to c6. And e4, offering an exchange of the pawn. Tinanggap ang hamon, kinain, d takes e4, d takes e4, and here comes e5, c3, bishop goes to e6, and here comes the queen goes to e2, a5, goes to d1, and here comes the queen goes to c8, dahil itong rook nakatutok doon sa queen, kaya hindi pa pwedeng pagtagalin ng queen, itinago. Knight goes to c4, and here comes the bishop goes to g4 para hindi magamit na ipangkain itong pawn na itong knight na ito dito sa pawn dahil nakapin gawa nitong queen. At bumalik ang knight goes to e3, so maaari kainin niya na ito para mawala yan nakapin na yan ng pipin na yan. Tignan natin. At dito ay hindi inintindi ni Hikaru na mawala yung kanyang bishop. Ang ginawa ay tinirahan ng bishop sa c5 at maaaring kainin na niya itong knight na ito. So dito, umalis si Mabedyarov. Knight goes to d5. So offering an exchange of the knight. At dito, ayaw ni Hikaru, tinakasan lang ng kabayo. Ito, bishop goes to e3. Offering naman ang exchange of the bishop. At dito, ayaw pa rin ni Hikaru. Umalis ang bishop goes to d6. Queen goes to c4. So dito, dahil nakatutok yung king sa area na yon, kailangan tanggalin. Baka mamaya ay magkaroon pa ng komplikasyon yan. So, inagapan na ni Hikaru. Rook goes to d2. And here comes the pawn goes to f6. Knight goes to h4. Knight goes to e7, offering an exchange of the knight. So, tinanggap na lang. Kanina-kanina pa gustong-gusto ni Mabedyarov makapagpalitan ng mga piyesa. So, kinain ang bishop ang knight. At bumalik ang queen sa tabi ng kanyang king sa f1. Knight goes to d6. And here comes the pawn. Goes to h3. Pushing away the bishop. So, umalis ang bishop. Goes to e6. h3 by Mabedyarov. e4. And here comes the rook goes to b1 to support the pawn. Kinain ang pawn, kinain din ang pawn, and sumulong ang pawn sa g5. Okay, so anong sitwasyon dito? Kapag itinira mo ito, itong knight dito, so matatalo ka dahil kakainin yan, kakainin, madadalhan ka ng isang pawn. Okay? So ngayon, isa lang naman ang pupunta kanyang square, ito lang. Okay, tignan natin ang komplikasyon niya kapag ka umalis. So ito, knight goes to f2 o f3. So ngayon, ito naman ang naging problema. Itong puna ito ay ina-attack ng knight. Kaya lang itong defender mo na bishop, natabunan na nitong knight. So dito, kinain na yan ni Hikaru. Knight takes e4. So dahil nakatret pa yung rook dito, kailangan itabi. Nakatret din itong pawn, so kailangan suportahan. At umuwi na lang si Hikaru, nakuha niya na yung kanyang gustong pawn.
rook goes to c1. And here comes the knight, attacking the man, the bishop. May was ang bishop. Rook goes to d8. Okay, so ito ay supportado ngayon nitong knight. Kaya anytime na maipush itong pawn, lalayas ang knight, so mawala ng defender itong bishop. So, kailangan mapaghanda mo yan. Kaya, ang ginawa dito, tinira ni Mamedyarov ay rook goes to e1 para hindi maisulong itong pawn. Bishop goes to c5. And dahil nakaturo yung bishop dito, tinago na lang na maigi ni Mamedyarov yung kanyang king. Para kung sakasakali, itong kanyang queen, makagala-gala naman, hindi nakatali ng pagdidepensa dito. Okay? Here comes the rook goes to a2, threatening a double attack dito sa bishop, sapagkat mayroon ditong rook sa taas na umaatake, at ito pa ang ikalawang attacker na nasa baba, iisa lang ang defender niyan. Okay, so paano gagawin? So, sinuportahan ang rook goes to e2. Uwi na si Nakamura goes to a6. And dito ay hindi natin malaman kung bakit kinain ni Mamedyarov itong pawn dito. Okay? So marami naman siyang pwedeng itira. Pwede niya itira ito. Parang mabulabog lang. Pero ito, medyo alanganin po itong tira na ito. Eh, no? Siguro, ang isa pong dahilan, dahil ang labanang ito ay talagang time control at napipressure na sa time itong si Mamedyarov. Sobrang bilis kasi ng kamay nitong si Hikaru pagdating sa mga online game eh. Okay, so nakinain na yun ng knight. So, kinain din ang pawn. Binawi ng bishop with a threat sa rook. At dito ay nakipagpalitan na si Hikaru ng bishop. Kinain na naman. Tinanggap na ng hamon. So, tanggal ang mga bishops. At dito, ang situation ay isang queen, ting dalawang rook. Pero dito, meron ting isang bishop. Ang kalamangan, nagkaroon ng isang lamang na official si Hikaru. Okay? Lamang-lamang si Mamedyarov ng isang pawn kay Hikaru. Pero mabigat kapag ka ang lamang sayo ay isang official. So, kinain pa yung pawn doon. Knight goes to g6, attacking the rook. Iwas ang rook. At nagpag-rook-to-rook na si Hikaru, daanin sa yaman. Hindi na po pwede ngayon na makipagpalitan. Sinuportahan ng pawn. And here comes the pawn. C4. Queen goes to e6. So, saan ang punta niyan? At tinakot pa ng rook. Iwas ang queen. Goes to f6. Rook goes to e3. And ito na ang dalawang tower. Nag-doble na sila. Maaring pang-pressure nga naman yan dito sa queen. Okay, dito tumira ng bishop si Mamedyarov. At tinapatan ng kanyang rook ang bishop ni Mamedyarov. Queen goes to e2. Umalis ang rook, goes to d6. Rook goes to f5, threatening to capture the queen. Iwas ang queen. Queen goes to f3. And here comes the pawn. Goes to c6. Mamedyarov tumira ng pawn sa h4. And here comes the queen. Attack by the knight. So iwas. At hindi na iniwas kundi kinain na lang ni Mamedyarov yung magulong knight na yon. So, talo na naman sa exchange. Kinain na ng queen ni Nakamura.
So, lalo na lumaki ang depresya ng kalamangan ng kanilang mga pyesa, lamang na ng dalawang rook si Nakamura. Kinain na yung pawn doon at discovered attack dito sa queen. Okay, so anong gagawin? Okay, nakipagkwento na lang. At tinakpan muna ng bishop. Bishop goes to f7. And here comes the rook goes to e4. So, maaaring pumesta niya na siya rito para makatulong sa pag-atake. Balit rook na, sabi ni Nakamura. Ayaw tanggapin ni Babayarov. At dumoble na ang rook. At dito ay tumira ng pawn itong si Babayarov para pag para siguro may sulong niya itong pawn dito. Sakasakali ay may magawa niya ng paraan na ito ay masimplify ang mga piyesa niya mamaya-maya. At dito ay kinain yung pawn. So anong purpose kung ba't kinain? Dahil makakain ni Nakamura itong bishop. Okay, so kapag kanakain yan, so assuming kainin ito ng pawn dahil wala nang magagawa kundi kainin na yan. So, lalamang ng puna naman si Nakamura. Okay? So, hindi na interesado si Mamedyaro dyan. Tinakpan na lang yung kanyang bishop at saka yung pawn doon, sinuportahan. At nakipag-offer na naman ng bishop to bishop naman itong si Nakamura. Okay? So, dito talagang sagad na sagad sa yaman si Nakamura, talagang panayang offer. So, hindi na maka-afford tuloy si Mamedyarov ng palit-palit pyesa. So, si Nakamura ang kumain. Kinain. At dito ay nakakuha ng check si Nakamura. At ang intention na naman niya, syempre, i-simplified ang problema, magkwento-kwento tayo. Okay? So, dito, sa posisyong ito, na nag-o-offer ng kwento-kwento si Nakamura ay nag-decide na mag-resign si Mamedyarov. Okay? Dahil wala nang mangyayari yan, kapag kayan ay nawala pa yung queen, masyado ng overpower yan nitong dalawang rook ni Hikaru. Okay? So, maraming salamat po. At dahil dito, umakyat na sa final rounds si Hikaru Nakamura at aantabayanan kung sino ang mananalo kay Magnus Carlsen at kay Lebon Aronian. Okay, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat.